Playlist. Ito po yung naglalaman po ng marami pong subject o areas or point of interest para po sa ating kaalaman. So, why not subscribe to my channel and press that notification bell. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula ng construction, first and foremost, ito po ang dapat nating meron. Okay, bago tayo mag-start ng construction, prior to start the construction, we must have this information and document. Dapat meron po tayong house plan, kompleto po yan. Electrical, mechanical, civil, architectural. Okay, aprobado po ninyo yan at na-stamp na po yan. Building permit, ay, baka tayo masakote po yan. Okay, kailangan meron po tayo yan. And then, house elevation, identify po natin kung ano po yung house elevation o yung finishing floor line sa loob ng ating kabahayan. Okay, meron po akong hinadang drawing dito. In-sketch ko po. Kahit hindi po natin ganong gamay yung pag-drawing. Okay, property line. Ito po yung ating finished floor line elevation. Okay, ito po yung ating road level. At least mataas po tayo sa road level. Okay, plus 30 pataas. Nasa house owner o homeowner kung ilan po ang kanyang itataas. Okay, kung hindi niyo po alam yan, is sumangguni po kayo sa inyong arkitekto. Anyway, this finished floor line is yan is napapalob na po rito sa ating house plan. Okay, yan is marahil inilagay na po yan ng ating arkitekto nung i-design po ang ating bahay. Pero dapat po yan, bago po tayo magsimula, dapat po identify natin yung finished floor line elevation sa loob ng kabahayan. Eh, baka ma-neglect po natin. Okay, baka yung ating finished floor line is mababa. Okay, o kaya pantay dito sa road. Hindi po maganda yan. At least, angat po tayo, magkatubig sa kalsada, hindi po tayo epektado. So, pwede po kayo maglagay ng finished floor line elevation plus 30 pataas. Nasa decision nyo po yan. Pwede kayong mag-Google para alam po ninyo kung yung the best elevation o yung difference in elevation between ng inyong kabahayan sa loob at saka sa road level. Mas maganda po yan. Alamin mo na kung ano ang ating finished floor line. Marahil yan po is naka-indicate po yan sa house plan. Eh kung wala, is ate pong ipaalam sa arkitekto bakit hindi po yan niya nailagay o inilagay yung finished floor line elevation. Anyway, kung hindi po naka-include po yan, is kayo na po magtakda. Okay, plus 30 pataas centimeter mula po sa road level. Okay mga kaibigan, balik po tayo. Okay, so bago po tayo magpasimula po ng ating house, isaalamin po natin. But ito sa edition na to, isaalamin natin yung cost ng isa pong column. Okay, footing and column. Tulad po dito sa larawan, ako yung nag-draw ng column. Okay, and the footing. Ang footing po is 1 meter by 1 meter and ang kanyang taas is 0.5 meter. Okay, depende po yan sa design ng yung bahay kung ano pong dimension po ng footing. And then, meron siyang column. Okay, yung kanyang column is 2.6 po ang height. Okay, so yung 2.6 na yan po yung ating magiging basehan po sa estimate po ng ating materials. Mga kaibigan, halimbawa mayroon po tayong loteng ganito na aking pinapakita. Okay, this is around 100 square meter. Okay, mayroon pong dalawang puno. Yung puno pong yan is kayo na pong dumaskate kung paano po ninyo matatanggal po yan. Normally yan, tatanggalin po yan. Mayroon pa pong approval yan sa barangay. Okay, and then usually yan is kaya pong tanggalin niya in one day ng dalawang katao. Mag-aaris lang po kayo ng
Hauling, kasi yung hauling po is paghahakot is kaya po yan. Okay, isang hakot is 500, mga dalawang hakot po to is 1,000 peso po ang paghakot niyan. Ang napapalo po lang dito sa ating cost estimate po ng putting and column is yung site clearing. Ito, pinapakita ko yon sa cursor, is site clearing. Okay, halos malinis po itong area. Ito is kaya pong kahit na dalawang katao po ito ang gagawa dito. Okay, dalawang katao. Kahit na po isang katao po rito. Depende, yung cost ko kasi binigay is depende po yan sa condition po ng lote. So, balit, itong lote yung aking pinapakita is maliis na po yan. Ang tatanggalin lang po yan is yung puno. Okay? So, pero yung cost po ng pagtanggal ng puno ay hindi po natin isasama sa costing po ng puting. Okay? This one, itong lugar na ito is kaya patapos yan ng isang katao po yan sa loob ng dalawang araw po yan kasi maliis na po yung area. Okay? Yan na po mga kaibigan. Okay, patikin pa tayo. Ito pa yung ginawa pong section o yung site elevation po ng puting and the column. Okay? Ito pa yung aking dinagdag. Okay? So sa aking video, makikita nyo doon sa project specification. Okay? Okay, after po ng paghukay is yung hukay po para po sa footing is lagyan po natin ng gravel bedding ho. Pero before that, bago po tayo maglatag ng gravel bedding is dapat po mas compacted itong soil. Okay, para firm po yung kanyang foundation kung saan po ilalatag po o ipapatong ang footing. Okay, compacted po yung lupa and then meron po siyang gravel bedding. Iko-compact din po yan. Okay, bago po natin latagan po yan ng blinding concrete. Ito po yung blinding concrete. Okay, 5 cm po yan ang kanyang kapal. Okay, 5 cm thick. Okay, and then dito po yung meron po tayo nilagay dito na plastic. Okay, sa ibabaw po yan ng blinding concrete bago po tayo magbuhos po ng footing. Okay, after that, yung ating footing and then the column is atin po yung pipinturan po yan ng dampproofing paint. Okay, dampproofing paint. Okay, para hindi po mag-penetrate yung moisture galing po sa lupa, papasok po ng ating gabayan sa ating structure. Okay, mahalaga po yan, dampproofing. Okay, pipinturan po natin ng black. Yeah. Ang isang galon po yan is around 1,200, kaya-kaya po yan. Okay, kung kulang po yan is dagdagan na lang po natin. Kuha pa tayo po ng isang can ng dampproofing. Okay, malaga po yan. Dapat po yan is nakadampproof po yan para yung moisture galing po sa ibaba is hindi po papasok sa ating gabayan. Kung mayroon pong pintura yung ating wall, hindi po apektado kasi mayroon po tayong dampproofing. Dito sa larawan is after po mabuhusan yung ating footing and the column, okay, napinturahan po yan. Dapat po yan is babalutan natin yan. Bago natin pinturahan nga pala is after po ng maturity, doon lang natin pinturahan po ng dampproofing, okay. After ng buhos, dapat po yan, pagkatanggal po ng forma po ng column, is lagyan po natin ng burlap clothing. Ito po yung moisture retaining fabric. Para hindi po kagad matuyo o madry po ang ating concrete. Dapat po yan every morning and afternoon, kapag binaklasan po yung forma ng column, is lagyan po kagad natin ng burlap cloth. Okay? Morning and afternoon o bago maggabi is ating basahin po yung cloth na yan para hindi po karaka-raka matuyo o madry up kagad ang ating column at saka yung puting. Para ma-attain po niya yung kanyang design strength at class A. Kasi po pag ito is natuyo agad-agad yung ating concrete sa moisture is baka hindi natin ma-attain yung kanyang design strength. Halimbawa, ang kanyang design strength is 3,000, baka hanggang 1,500 lang po tayo kapag hindi po natin ito na-protectan against sa sudden na dry ng ating concrete o pag wala po tayong burlap cloth. Okay, so mahalaga, lagyan po natin yan ng burlap cloth after matanggal ang forma para ma-attain po natin yung kanyang design strength.